while eating, question. Mm. When will you get married? Not related. OMG. Listen, questions. Hey, questions about vegan food. Being vegan. Be specific. Okay, sorry, I wasn't specific. Anong nilagay mo dito sa ano? Anong binalot mo sa lettuce mo? Ito, mangga. Ito, aray. Some good sauce. Ayan, some good sauce. Ilang years ka natin nag-vegan? Hindi ko pa alam. 4 years in May. As in, hindi ka pa kumakanat ka ng meat? Before ako mag-vegan na. Nung nadito ako sa Pilipinas at Thailand, mahilig ako sa pork. Nung nag-UAE ako, hindi na masyado. Kasi ayokong bumibili din doon ng ano. Dahil inaangkat ang pork. Takot ako sa chicken minsan. Pero nung umuwi ako dito ng 2016, pinaghanda ako lahat ng paborito ko. Fried chicken, bulalo, crispy pata. Nakita ko pa lang yung crispy pata na hindi nun ako nung kumain ako. Kumain ako. Susuka ako. Hindi na nasad. Pero alam mo, totoo mam, na parang may naging aware ka na may dyan sa kinakain mo. Sabi ko gano'y, dati da dyan yung noon niya ti Carmis, ti Alaog. Tabalikta dun. Ako ate, may question. Ano yung pinakamahirap na part ng pagiging, pag-start pa lang ng pagiging vegan? Starting is, hindi ako nahirapan sa food preparation. Kasi ako mahilig ako sa simpleng pagkain. Hindi ako nasanay sa mga ganyan. Yan. Hindi ako namimili ng mga ganyan doon sa Dubai. Kasi gumagawa ko ng sarili ko talaga. So hindi ako nag-train ng mga ganyan. Ang pinakamahirap na part is yung going out with friends. Kasi ako, being in Dubai, I always like to socialize. Because I don't have family there. Okay. So, being that I don't have my family there, I always make it a point that I go out with friends. So, yung friends, very open sila understanding din. Kaya lang kasi, ang mali ko dun is, yung pag-explain ko dun sa friends ko, ang intindi nila, yung pagiging vegan ko is all about health. So, akala nila, pwede kang mag-cheat. Na, ay, okay lang yan, cheat day ngayon. Ganon. Although, hindi naman nila ako pinipilit na, ay, ano makainin ko, wala kang makainin. So, usually, sa food court kami. Sabi ko, food court na lang kung ano yung makita kong available na option ko, yun yung makainin ko. Pero yung wala ka na talagang option, yun yung pinakamahirap. So, hindi ka talagang dati, nung nag-uumpisa pa lang ako, medyo ano siya eh, kumbaga, patatawarin. Patatawarin na, ay, wala akong makain eh. Oo. Pero nung nasasanay na ako na, ay, baka wala akong makain, magdadala ko ng food ko, or kakain na ako beforehand. Kasi, sasama naman ako to socialize, not to eat. Although, part ng nga naman kasi ng culture natin na, na ganun. When you socialize, you have to eat. Yeah. Pero, because if you don't eat, you don't socialize, something like that. So, very understanding naman yung friends ko doon. Tapos, very considerate sila na, for example, ganito yung order of nachos, for example. So, yung nachos, nacho chips, separate yung dips. Ganyan. O kaya, pagtatabi nila ako, meron akong flatmate noon. Magluluto to siya ng munggo. Korean. Uunahin niya yung sa akin. Isi-separate na niya. Bago niya lagyan ng kung ano. So yung akin, salt and pepper, okay na. Yun lang, pinakamahirap is going out with friends. Especially kung hindi nila naintindihan yung purpose mo. So, ang importante dun is... So, family member din. Oo. Mai-explain mo kung bakit mo yung ginagawa, kung para saan. And eventually, masasanay naman sila, maiintindihan kanila.